Nauwi na sa pagsasampa ng reklamo ang ginawang grade ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa iba't ibang tindahan at warehouses sa buong bansa noong January 25, 2023. 69 tax evasion complaints ang isinampa ng buong puwersa ng ehensya sa pangungunan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa Department of Justice laban sa mga illegal traders. Ayon kay Lumagi, 1.8 billion pesos ang hindi nabayarang buwis ng mga negosyante na kanilang sinampahan ng reklamo. Dapat niyan, bago kayo makapagbenta niyan, dapat bayad ang excise tax niyan. So bayad dapat ang buwis niyan. May stamp na nakadikit dyan sa mga sigarilyo, doon sa pakete ng sigarilyo, katunayan na bayad ang tax nito. Ngayon, itong mga nahuli natin nung nakaraang January 25 na raid ay yung iba dito walang stamp, yung iba dito ay peke ang stamps na kunwari pinapalabas na bayad ang tax pero sa totoo hindi. Seryoso tayo sa ating kampanya laban sa illicit cigarette trades kasi sinisigurado namin na kada raid namin ay may kasong masusunod dito. Sa nationwide raid na ginawa ng BIR, nakumpiska ang mga locally produced at mga smuggled na sigarilyo. Meron daw mga sigarilyo na branded o pangalan habang ang iba ay wala. Sa Pampanga at Zamboanga daw, kadalasang ibinababa ang mga peking sigarilyo. Palatandaan pa na hindi rehistrado ang mga sigarilyo sa BIR ay kung mas mababang ibinebenta ito ng mga supplier kaysa sa itinakdang presyo ng ahensya. Hindi basta-basta ang pagbebenta ng sigarilyo. Katulad niya, naglabas tayo ng RMC o ng issuance natin na bawal magbenta. May floor price kaming nakaset dyan. Dahil hindi pwedeng magbenta ng sigarilyo na mas mababa sa tinakdang floor price. Dahil ibig sabihin yan, kung binibenta ang sigarilyo na mas mababa sa floor price, ay siguradong hindi bayad ang buwis niyan. Hinala din ng BIR na may sindikatong nasa likod ng tax evasion sa mga produkto ng sigarilyo. Ayon kay Lumagi, sa bawat taon, nasa 50 hanggang 100 billion pesos ang nalulugi ng gobyerno dahil sa hindi pagbabayad ng excise tax ng mga negosyante. Hahabulin din daw nila ang mga sindikatong ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.